Pag-uusapin natin ngayon ang sitwasyon sa Daniel R. Aguinaldo High School kaugnay sa pagboto ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa barangay elections. Ihahatid sa atin yan ni Julius Pakot ng PTV Davao. Yes, Julius. Yes, Angelique, sa ngayon ay nakahanda na ang cluster 889 dito sa Daniel R. Aguinaldo National High School dito sa Matina, Davao City, kung saan dito nakatakdang boboto si Pangulong Rodrigo Duterte. Angelique, sa kasalukuyan ay kaunti pa ang bumoboto sa nasabing presinto kung saan nga ay dito rin bumoto si Davao City Mayor Sara Duterte kaninang alas 10 ng umaga. Nakahanda na rin ang historical chair na ginamit ng Pangulo nung siya ay bumoto noong election 2016 kung saan nasa dalawang taon na ito na nasa pangangalaga ng Daniel R. Aguinaldo National High School sa pamamagitan ng paglakay nito sa isang glass cabinet. Napag-alaman natin na merong 272 registered voters ang cluster 889 kung saan ayon sa mga election officer ay nasa mahigit 70 pa ang bumoboto. Samantala, nakaantabay naman ang mga miyembro ng national at local media sa pagdating ng Pangulo na inaasahan na darating bago mag-alas 3 o ang pagsasara ng mga voting precinct. Samantala, nakakalat naman ang mga personahe ng Talomo Police Station, ng Davao City Police Office, Task Force Davao at Police Auxiliary para magbantay ng seguridad. Sa kasalukuyan, Angelique, nakahanda na ang mga miyembro ng media sa kanang pesto at ang mga tao upang salubungin ang Pangulo dahil may nakita sila dito ng mga pulis na palatandaan na malapit na ang pagdating ni Presidente Rodrigo Duterte dito sa Davao, sa Daniel R. Aguinaldo National High School. At yan muna ang latest mula dito sa Daniel R. Aguinaldo National High School, mula dito sa Davao City, Julius Pakot, para sa bayan. Okay, maraming salamat, Julius Pakot.